Ngayong araw mga boss, sa higit isang araw na pamamalagi ko dito sa Tuguegarao City, bukod sa sikat na pansit batil patong, titikman naman natin ang mga nagsasarapang pagkain na maituturing na food gems ng Tuguegarao City. Mula sa legendary noodle soup ng mga ibanag na nagsimula pa noong 1960, ang tinatawag nilang sinanta, ang sikat na chicharon na gawa sa balat ng kalabaw, ang tinatawag nilang chicharabaw. Titignan natin kung paano nila ito pinapaputok hanggang sa packaging nito. Mga nagsasarapang longganisa na mahigit 30 years na sa industriya, ang Corazon Kadatal Meat Products. Titignan natin kung paano nila ito pinoproseso. At syempre, hindi daw kompleto ang aming Tuguegarao experience kung hindi namin titikman ang mga nagsasarapan at Instagramable view ng Pancho Enrico. Tinikman din namin ang mga nagsasarapang pagkain mula sa pinakasikat na Filipino-Italian restaurant dito sa Tuguegarao, ang tinatawag nilang Pandikagayan. Kasama ang iba't ibang content creators mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sasaksihan, titikman at i-experience namin ang food gems ng Tuguegarao City. At tam nga na mga boss, bago pala tayo magsimula, nais ko lang pasalamatan si Sir PJ of Tuguegarao Local Review, Bloggers of Tuguegarao and LJU of Tuguegarao City, most especially to Honorable Mayor Myla Tingke. Sa pamamalagi pala namin mga boss, dito sa Tuguegarao City, nag-stay kami dito sa Balay Carmela. At ang kagandahan nga dito, fully air-conditioned ang room, malinis, at ang pinaka nagustuhan ko ay napaka-approachable lang kanilang mga staff. At ang una namin tinikman mga boss, ang sinanta ng lokal kanan and pasalubong. Pagkapasok nga namin mga boss, isang alfresco dine-in ang bumungad sa amin. Alam niyo ba mga boss na ang sinanta ay isang ibanag dish na street food lang noong araw. At ginagamitan ito ng sotanghon at mikiladdik na homemade dried noodles. At ang mas lalo pang nagpapasarap dito, ang tinagdad sa maliliit na chicken breast at ala or asisi sa ibanag. At ang nagpapatingkad nga sa pagkaing ibanag na ito ay ang atsuete oil. At matitikman lang ito sa halagang 60 to 100 pesos. Take man time na mga boss. Sarap ng sabaw ah. Ang best partner nitong sinanta ay yung kalilang puto. Ang tamang way daw is isasawsaw natin yung puto dito sa sabaw ng sinanta. Nakatikim na ba kayo ng chicharon ng kalabaw? Ay oo mga boss, ito naman ang susunod nating pupuntahan. Kapag sinabing Tuguegarao, isa din talaga na tumatatak sa aking isipan ang kanilang chicharabaw. Pinuntahan nga namin itong pagawaan ng kanilang chicharabaw. Matapos nga nitong malinisan, mahugasan at matanggalan ng balahibo, sumalang na ito sa first fry at tinaddad ng maliliit. At nagkaroon din kami ng tsansa na masilayan kung paano nila ito pinapaputok. Matapos nga itong maluto at mapalamig mga boss, ay dadalhin naman ito sa repacking area. Dito, inuusisa nila ng maigi para matanggal ang mga hindi kaaya-aya. Pagkatapos nga nito, aakyat ito sa taas hanggang maripack na nga ito. Meron silang iba't ibang flavor tulad ng spicy, garlic at onion. Pwede nyong mabili ang kanilang mga produkto dito sa Lighthouse Cooperative. Kung usapang masarap lang naman ang pag-uusapan, itong 30 years nang gumagawa ng longganisa naman ang pinuntahan namin ngayong araw mga boss. Eh alam nyo ba, sa sobrang sarap nga daw ng kanilang longganisa dito ay nakakaubos lang naman sila ng 200 to 300 kilos sa isang araw lang yan. At good news mga boss, sa mga gustong tikman at gustong magnegosyo, matatagpuan lang naman sila dito sa Rizal Street, Centro 9, Tuguegarao City. At ayun nga, nagkaroon pa kami ng tsansa na matikman ang kanilang garlic longganisa at spicy longganisa. And to be honest, mas nagustuhan ko talaga itong kanilang spicy longganisa. At ang mga flavor ng kanilang longganisa, sweet, regular, special, spicy, and sweet and special. Oops! Nagutom na ba kayo mga boss? Hindi pa dyan nagtatapos dahil pumunta pa kami sa Pancho Enrico. Kaya nga kung naghahanap daw kayo ng relaxing, good ambience at higit sa lahat, masarap na pagkain, dapat nyo daw tikman ang mga pagkain nila dito sa Pancho Enrico. Sinubukan namin ang kanilang napaka-crispy na crispy pata, bulalo, dinakdakan at mga nagsasarapang inihaw platter. At kung mahilig naman kayo sa fried chicken, meron din sila dyan.
The Vero Delicioso Amor Miro. Very delicious, my love. Hindi magpapahuli itong pinuntahan naming Filipino-Italian restaurant, mga boss. Kung sawa ka na nga daw sa paulit-ulit na pagkain dito sa Tuguegarao, bakit hindi mo subukan dito sa Pan de Cagayan? Makakatikim ka ng pizza, pasta, and bread na hango sa Italian cuisine. Napakaaliwalas ng ambience, tahimik, at ma-e-enjoy mo talaga ang iyong pagkain. Matatagpuan lang naman sila sa number 65, Taft Corner, Arellano Street, Centro 5, Tuguegarao City. Kaya kung nasa Tuguegarao kayo, mga boss, baka akala nyo pansit batil patong lang ang meron dito. Marami pang mga pagkain ang pwedeng i-offer ang Tuguegarao City. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako sa aking pagdidiskubre sa mga nagsasarapang pagkain dito sa siyudad ng Tuguegarao. At kung umabot ka hanggang dito sa dulo, huwag mong kalimutan i-share ang ating video. Mabalo!